Teka lang ah. Teka lang. Nakita mo ba yung bagong vlog ni Mark Magnifico Magsayo? Bago na ba yung gym niya? Bago na ba yung trainer niya? At kailan kaya yung laban ni Mark Magsayo, no? Kasi ako, napanood ko yung vlog ni Mark Magsayo, yung bago, no? And he is not training at the wildcard gym. At ang sabi niya doon, meron daw siyang bagong head coach. Meron ba? Pag-usapan nga natin yan. Yan ang, at saka syempre pag-usapan din natin tungkol sa laban niya, kailan kaya, at saka parang may, ano rin ako, may balita ako sa timbang. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pow Salud, Powcast Sports, at ito po yung aking report at opinion. Syempre si Mark Magsayo ang isa sa pinaka-inaabangan na boxer dito sa Pilipinas, ano? At nag-message na ako para maka-confirm ako ng more information. So, let me see if I could give you guys an interview with Mark Magsayo. Pero, dun pa lang sa video na yon na nakita natin, marami na tayong pwedeng pag-usapan at pag-chismisan. So, these are all basically based on the video, no? Ito po yung aking nakita, no? Sinabi niya dun sa video, sa simula pa lang, meron daw siyang bagong head trainer. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sino kaya ito? Hindi na ba si Freddy Roach? Pero nakita ko naman si Marvin Somodio, sabi ko, parang same lang pala. Or is Marvin Somodio upgraded to the head trainer? At tapos mayroong isang lalaki doon. Hindi ko kilala. So alamin ko pa lang kung sino. Kasi ano yun, di ba, ang alam natin, Freddy Roach ang kanyang head trainer. So hindi pa natin alam talaga. These are all just all speculation based on the video. Pero pansin ko din, na hindi na sa wildcard gym yung training niya, no? Maybe one time lang, maybe dito sa lang sa video na to, pero nandoon po siya sa Brick House Boxing Club sa Northwood, California. Ito na kaya ang kanyang bagong gym, nako. Or baka ay nga, sabi ko baka dito lang sa video nito. Anyway, pinapaisip talaga ako ni Mark Magsayo dito, pero may i-share pa ako sa inyo dalawang bagay na dapat niyo malaman. I think this is very important. At kasi sinabi niya sa video kung kailan daw yung laban niya. At may napansin ako sa box rec. Ang tanong sa mga nanonood, anong gusto niyong unahin ko? I-comment niyo lang dyan. Yung tungkol sa laban o yung tungkol sa division? Ano yung comment mo? Nag-comment ka na ba? Sige na, i-comment mo na dyan. Pero sa totoo lang, kahit i-comment mo yan ngayon, ituloy mo na rin kasi makakatulong yan dito sa, ano, sa video na to pag nagko-comment yung tao eh. Kasi ako pa rin magde-decide kasi hindi naman to live eh. Unahin ko na lang yung ano, yung sinabi niya sa video kasi lahat naman tayo nag-aabang sa laban niya eh. Sabi niya baka daw next year pa eh. Next year pa daw yung laban. Nung nasa kotse siya yung nagda-drive, sabi niya next year pa daw. Pero nagte-training naman siya talaga. At yun, mas maganda kung next year at least sa Pasko makakain siya. Ay, hindi pala makakain kasi Pasko, diet na naman siya sa Pasko. Anyway, magaling naman yung kanyang diet at nutrition is so good. Anyway, yung isang bagay na na-curious ako is sa box rec po, parang may kakaiba kay Mark. No, of course, may talo na siya. Pero ang kakaiba po na nakita ko sa box rec, parang nakalagay na siya sa super featherweight division. Again, take note ha, featherweight po yan, 126 champion. Parang sa super featherweight, aakyat kaya ng timbang itong si Mark? Ano sa tingin nyo? At saka pangatlo siya, ano muna dyan, si Shakur at saka si Oscar Valdez. Alam ba, maganda dyan mga kalaban ni Mark Magnifico sa'yo. Excited tuloy ako bigla. So I want to know kung aakyat ba siya, kung ano ba. Pero ang sigurado, hindi pa tapos ang karera at tuloy-tuloy lang. At sigurado ako, excited kayong malaman kung aakit ba siya o hindi. Ano, pero tanong ko sa inyo, mas maganda bang magstay o umakyat? Comment down below. Ayan, siguro siguradong babasahin ko yan. Let me know. Pow Salud, Powcast Sports. Boom, boom, pow. I'm out of here. Salamat po.